sa brief presentation sa logo natin, bilang isang dealer natin, kailangan alam mo yung company profile. Alam niyo ba ang company profile? Yes. Sige nga. So, yung company profile natin, ang may-ari natin ay si Emmanuel Pascual. Tumininan. So, si Emmanuel Pascual, accounted by? Profession. Bangko Sentral ng? Pilipinas. Uy, ang gubernuhan. Mangalang talaga. So, ang extra pa po nun, usually ka sabi, ano ba business niya? Hindi po. Emmanuel Pascual, he has already a group of companies. Meron na tayong transport, may taxi, may water. Meron na rin tayong mga apartments. May pizza na rin po siya. Toothpick po nagpo-produce. Magkilala. Pati toothpick meron na tayo. So, group of companies na po siya. And then, kaya lang po nag-start yung Unified Product and Services? 2011. So, basahin ko po sa inyo ha, introduction ng company. Dapat po, alam natin, makabisado natin ito. So, the company was initially formed as the marketing arm of a particular company. With the phenomenal growth of the company, its proven expertise in multi-level marketing, UPS shifted to be an independent MLM company, who cater not only traditional products, but also technology-based services such as e-cash, ticketing, bills payment, and universal loading. Nakuha niyo po? Naisulat niyo? Nag-goodness po niya, meron po niya sa web tool. Yan ang sinasabi ko eh. Tama. Pag-open niyo po ng web tool, introduction, vision and mission ng company nandun po lahat. Yes. So, una po kayo malungkot. Copy-paste lang ha. Copy-paste nga. Okay po. Now, sa services. Of course, kung ano yung global package mo, meron din si UPS Hub. Oo naman, yung sinignalan nga nito, 599, tatalan mo pa, di ba? So, sa service po yung loading natin, ang good news po, kay UPS Hub, pwede siyang mag-load ng load wallet sa dealer na hindi nagagawa ng global package. And in every loading, of course, meron siyang income. Okay po. So usually, kapag nagpasa siya ng dealer load wallet, 5%, 0.5. So kung meron mong 5,000 a day, times 20 transactions, times 0.5, 500 a day po yung income ni Hub, times 30 days, meron na siyang 16,000. Sa retailer naman po, pwede rin siya magpasa yung mga binibenta niya na 300. So, meron din po siyang 2.5, 1K, times, basta yun yun eh. Times 2.5, 12,000, times 30, 37,500. Sa loading pa lang po ang pinag-uusapan natin, ha? Lahat pa naglo-load? Yes. Lahat pa naman mag-text? Yes. Eh, buti naman. Sa end user, meron tayong 11% ng income sa Hub. So, 1,000 times 11% times 30 days, meron 3,300 na income. So, ito po yung una natin pinapakit na bakit. Kasi, yung loading po talaga napaka-importante. Sabi nga nila, di ba na ganun mag-merienda, basta makapag-load ka na. Yes. At sasabihin mo po sa yung franchisee, na yung Hub po, eh para siyang kagaya ng territorial loading. 800,000 ang band. So, most likely po, kailangan mo siya i-present na from 800K, different tempos po yan. 599 sa atin, dito, isang telco pa lang. So, kailangan makita niya yung difference. Okay po? Now, sa bills payment po, di ba sa global package, 10 transactions lang a day? Yes. Okay. Now, sa bills payment natin, outlet will earn 3 to 5 pesos per transaction, depende sa dealer. Although may mga dealers hindi talaga, kahit kay Pilot Center na mayroong 7 pesos. Yes. Wala po PLDT. Saka ang pinakalimit po sa ating bills payment, pati mga schools, meron tayo. And yung mga provinces, meron tayong mga dealers. Pati po life insurance, meron din tayong mga dealers. Ito po ka. Ngayon, pag tinanong naman, ano difference mo kay Bayad Center? Malaki po ang difference. Bayad Center is 1.2 million. Nakband pa lang po niya 500,000. So, pwede naman nila i-check yan. Yung po, ano yun po siya? Hamunin mo siya. Sige, check mo. Check mo mukha mo.
bumaliwala sa akin. Kasi check mo nila yan. So, sa remittance naman po, ito po talaga yung ating product eh, remittance. Sa totoo lang po, remittance po ang number one product natin, yung ating e-cash. Kasi po, ang remittance, ito ay talagang globally, nationwide. Dahil pwede po magpadala sa Saudi, sa Japan, sa US, sa UAE. Ito yung pinagmamalaki natin. Knowing na ang ating mga members ay 80% OFW. At ito yung mga dealer natin na may pera. Sa totoo lang po kasi, naranasan ko rin po maging OFW. Ang OFW po, may pera naman talaga yan. Kaso, ang problema nila, hindi nila alam kung anong business ang papasukin nila. Kaya nga po nauso yung mga franchising eh. Okay? Imagine mo ha, kung ilalaman natin yung remittance natin, pag palagay mong kumpara natin eh, kung remittance company. Si LBC po, LBC to LBC lang. Tama? Western Union, Western Union lang. Si UPS, meron tayong credit to bank, which is very unique. Pero ito ang sistema ng mga nasa ibang bansa. From you, papadala ka sa remittance company, didiretso mo doon sa banko nung padadalhan. Si UPS lang po ang meron niya. Kaya mo magpunta kay LBC, trip lang. Diba? At papadala ko sa BDO, hindi sila papayag. Pero si UPS meron po. So kung i-represent mo ito sa client, papakita mo sa kanya, siguro ma-confuse kayo kasi mayroong mga remittance company, nagpadala ka ng pera, nagbayad yung nagpadala. Tama? Yung nag-receive, nagbayad din. Yes. Tama. Sa UPS po, hindi po gano'n ng ano, ano ba to? Gusto niyo ba kong mamatay? Office lang. Ayan. Parang intention talaga ng mga pahulog ako. Isang payment lang sa sending. Okay? So, sa sending outlet, will earn 35% of the service charge. So, ipagpalagay niyo pa, ang service charge, yung total amount, is 100 pesos. Sending. Ang income sending outlet dyan, 35 pesos. I-receive ba niya to? I-receive. I-receive ng payment. Magkano po yung income niya, yung isa namang outlet? 45 pesos. 45% kasi. So, isang padalahan lang, isang remittance lang, isang payment lang, pero dalawang hub yung nag-income. Sending outlet, saka yung payment. Na ako susundan? Yes. Now, UPS remittance partners, example po, smart money, kasi ito yung generic, no? Kahit saan kasi meron, kahit sa malit na tindahan, meron sila niyan. Oo. Sending outlet will earn 50% of the service charge. Ngayon, meron mga instances talaga na si Smart Money, kapag ni-receive mo, nagbibigay pa ng charge yung receiving outlet. Discretion nila yun. Kasi si Smart Money, channel lang kasi siya, bridge. Kumbaga, doon kasi tayo dumadaan sa kanya, may sarili din siyang system. Nakikiride lang tayo kay UPS, kay Smart Money. Now, UPS to e-cash. Ito yung tinatawag natin na nagpa-funding tayo. Sino nagpa-funding to use the business? E-cash. Sino nag-e-cash? Kayo po nag-e-cash. Taas mo yung kamay. Ano ba? Taas lang. Para makita ko yan. Magkano ang charge natin sa e-cash? 25%. Most of the time, ganun mo kayo nagpa-e-cash. Pag walang outlet, banko. Banko? Magkano ang kataas? 25%. Ngayon, kung ikaw na sa UPS Hub, instead na pupunta ako sa banko, eh kaya na ako kumuha ng ano eh, ng package eh. Ayoko na magpunta sa banko, di ba? So, yun ako pupunta. Ang income mo doon, kung nagpunta ang e-cash charge ay 25 pesos, ang income agad ni outlet dyan, 80%. Lalaki. So, ang income po niya is 20 pesos. Laki? 20 po. Ngayon, na-revisualize nyo ba kung gano'ng kalaki ang magiging income ni UPS Hub? Yes. Sa e-cash pa lang. Dahil sa totoo lang po, ang mga dealer natin ay all walks of life. Meron po dyan 500 lang revolving fund na. Balik-balik lang sa loading. O 500, eh, gusto ulit, balik lang sa hub.
Imagine niyo yung role ng pera. Ito po yung pinakamagandang negosyo, pera. Kasi ang pera hindi nagsisinungaling. Tama ba? O sabi mo, plus one, ilan? Two. Diba? Hindi siya magiging 11. Kasi po, ano siya, kumbaga, definite number. Na-visualize mo kasi talaga siya na siya yun. Check the phone. Ngayon po, yung credit to bank naman, on every transaction, automatic si Hub, meron siyang 24 pesos na commission. Kapag nag-direct to bank. Ngayon, to Visa card, 40% of the service charge. So usually, ang service charge po nito, 70 pesos. So most likely po, mga nasa 40 pesos po ang income, sending up there. UPS, international payout. We have international partners. We have Remittance, MoneyGram, Portagram, Zoom, Transfast. Ngayon nga may nag-discover kami, Dragon Pay. Pero hindi pa namin siya, ako hindi pa na nanabigate, para pumapasok na niya sa system. Talaga? Yun lang. Pag Dragon Pay kasi, any banks, pwede mo na siyang i-link. Diretso mo na siya online. Sa online shopping. So, si Dragon Pay. Ngayon, pag international payout, every payout mo sa system, kotse. Excuse me lang po, meron mong kotse yung UW206. Nakakaya mo daw po. Pasundan na po sa towing truck. Okay po. Na-towing agad. Yung best international payout, automatic po, 40 pesos. Ang income niya. Ang laki. Itong ating mga remittance, sobrang bongga po talaga yun. Kasi giving it. And to think of it, dati po kasi ang pag-remittance, ang mga ito lang. Ngayon po hindi. Locally nag-ganon, nag-remittance. As low as 300, ipinigilan nila yan. Kanyari, nawalan ako ng pera. Pwede mo ba ako padala ng pera sa Visa card? Pwede mo ba akong sendan ng ganito? And come to think of it, ang ating pong negosyo ay 24/7. Depende sa'yo kung gano'n ka magbubukas, depende sa'yo kung gano'n ka magsasara. Open close na, open close. UPS Global Ticketing. Ito yung ating travel and tours. Alam naman natin na sa global dealer, ang pumuna po sa travel and tours, 800,000 per international airline. 300 po pag local. Okay? Sabi nga namin, kung may isang million ka, ano ang kukulit niyo po? Sherry. Anong Sherry? Sherry yung travel and tours. Philippine Airlines lang. Ikaw lamang, wala nang iba. Pasukin ka pa, ma'am. Hindi na, di ba? Ang dami na kasi ngayon po, yung ating travel and tours, lahat po, nandun na. Pati po yung mga airline na bumagsak. Nandun po, hindi po namin tinatanggal yan. Nandun po lahat. So lahat po, international, local, kompleto po tayo ng mga airlines. Ngayon po, sa local ticketing, as a global dealer, usually may system fee tayo na 200. Tama. And then on top of that, mag-markup ka. Kay Hub, ikaw na ang mag-dictate nung yung admin fee. Tama ba? So pero may bracketing pa rin. Wala na tayong system fee binabayaran. Free na siya. Ikaw na yung mag-dictate nun. So, ako. Ang ginagawa po natin, medyo binabracketing din natin. Kasi sa totoo lang po, ang ticketing, napakagandang ibenta. Kasi marami po talagang bumabiyahe. Napakarami po kasi, sabi nga nila, pag sakay sa aeroplano, hindi mo na-explain. Sakay sa aeroplano, yun, lilipad. Di ba wala nang ganun eh. Ito talaga, ikaw na ang hahanapin. Nilagyan po namin ng bracketing para huwag naman pong umabuso yung mabait natin ng mga dealer. Malaki pa income nyo sa amin, 50 pesos ng ATS. Kasi meron talaga times 3, times 2, depende din sa ano eh. Kung magugol-gugol mo yung kliyente. Pero okay lang, lilipad siya, lalo na pag-urgent. So meron na to. Sa local, 150 to 500, wala ka ng markup, lalabas to ang system fee. Then, international po, 750 to 1,500. Now, sa hotel and resorts booking, meron pong bagong ginawa si GPTP. Meron po tayong income dito, kung naka-attend na po kayo ng training for that. Sa local po, yung mga 3 days, 2 nights, Boracay, 3 days, 2 nights, Hong Kong. Pag local trips po, 100. Pag international trips po, meron po income na $5. Now, pinadaling na po ni GPTT yung buhay natin. Kasi usually, ang nangyayari, ako si dealer, ako si Hubs,
na kay GPTT. Ngayon, hindi na. From you, na may system card, kung yung hub owner, ididiretso mo na yung email na kasi sila ang si client. Sila na ang maghahanap sa'yo ng packages. Kasi minsan nagkakaroon pa ng miscommunication. From dealer, dumami kay GPTT, tas client. Diretso na po yun. At ito po ating hotel resorts booking, napakalaki po ng income nito. Kasi we offer also field trips. Yung mga promo packages po. Meron din po tayo. Imagine mo po, pag nag-field trip ha, usually sa school, maliit ang 100 na student. 60. May 100 ka per head. Parang referral lang commission. Si GPTT na po ang mag-represent. Sila din na mag-close. And yung mga emails na nakikita nyo kasi, nakasisip po tayo. Ngayon po, insurance. Na-excite kayo rito? Yes! Sino gusto mag-claim? Excited. Okay, now, sa market, try mo pumunta kay Malaya. Trip lang, gusto mo nang tingnan, di ba? Kay Malaya Insurance, which is ito yung tayo partner natin. Pag dumiretso ko nyo sa kanya, ang babayaran nyo ron, 246 pesos. So, nakita yung difference. So, part of our policy din po, bahala po si dealer, bahala din po si Malaya. Ay, si hub po, si hub owner natin. Nagkakala niyo po yung sulat? Yes. Alam niyo na yan, ha? May binibigay ng Diyos lahat. Diba, anong pangit ang sulat? Basta? Ay, grabe naman. Diba? 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 Diyan po. Okay lang po, ha? Opo. Maganda po yung insurance natin. Kasi, just imagine, ang hirap po kasi sa atin mga Pilipino, nileleg-neck. O, di ba yun na? Ay, na yun. Ay, yung po. Hindi natin yung kinukonsidera. Ano ba yun? Okay, yung insurance. Kasi, alam natin sa insurance, una mahal. Dati po yun. Kasi talaga, ang policy nun, 1 to 5 years, babayaran mo ng ganitong taon, eh nagkasakit ka na ng 3 years, hindi mo na tinuloy, wala na yung inayos. Kaya takot sila. Samantalang ito po, sa halagang 100 pesos, pamatay ka ngayon, hindi yung aaway mo na lang. Diba? Mamatay yung aaway mo, or kung sino man, meron na siyang insurance. Sa ibang bansa po, pagka punanak pa lang ng bata, insured na. Hindi ka papayagang makapagtrabaho sa ibang bansa kung wala kang insurance. Kasi ito po, ano natin ito eh, security natin for ourselves. Simple mo nga naman. Hindi ka nakamayaman, wala kang pag-insurance, na-teddy ka. Hindi mo na pinamanahan ng kayamanan yung anak mo. Siyak siya ng iyak. Kasi ang laki ng babayaran niya. Diba? Be a responsible parent talaga. So, be a responsible Filipino. Na lahat tayo talaga dapat pagkakaroon ng insurance. Renewable naman po ito. Now, pag na-present mo na yung mga services, maganda ba? Yes! Maganda naman talaga yung services mo. Ngayon, saka mo lang ipapasok yung networking side, which is still optional. Pero pag nakita ng client mo na, kasi may iba talaga kliyente na ang gusto ng traditional eh. Eh ma'am, okay lang po sa amin na mag-traditional ka, pero syempre, meron bonus po. May bonus income. Kung ayaw mo, akin na lang. Kaso, kasama siya eh. Every account has a bonus income. Paano double package din? Whether you like it or not, gamitin mo hindi, tiningam siya. So, kapag ikaw ay hub, UPS Hub can be a center for membership regeneration. So, kapag may hub ka, yung mga dealer, which is yun na ang marketer mo, so kailangan talaga, mapait ka sa dealer, para sa'yo sila bibili. Okay, huwag ka suplada, kung lalo pag yung maghano maganda, magpait, ha? Yun po. So, sa global package, automatic si hub, income na 400. Sa Pinoy, 200. Sa dealer, 100. Sa visa retailer,
50 pesos sa Visa card. Kasi po ang Visa card, 300 ang benta natin sa non-member. Pag member, 150. Kaya hub, binibigyan lang natin ng 135. So, pwede mo siya ibenta ng 300. So, ito po yung income niya. Kagandahan po ng ating bonus income, ito po, ang networking po kasi ang multi-level marketing, napakaganda ng structure niya. Ano po siya, perfect talaga siya. Bakit kanyo? Ito yung negosyo na hindi mo na kailangan pilitin ng isang tao to work for you. Kapag na-visualize niya yung business na napakaganda, nakita niya yung negosyo, pupunta siya rito nang hindi mo inuutusan. Tama ba, Benjo? Tama eh. So, yun yung kagandahan ng multi-level marketing. Talagang yung ikaw mismo, nakikita mo yung beauty niya eh. Kasi napapakinabangan mo siya. At the same time, i-input din natin sa kanila na habang nakikinabang ako, pwede rin kitang tulungan para lahat tayo masaya. Gusto niyo ba lahat happy? Yes! Parang may isa na yun ang dating kumila. Okay. So, after nito, although alam po na magaling kayo dito eh, kahit nakapikit kaya-kaya niyo to. So, ROI na tayo. So, yung ROI, ito lang din siya. Hinimay-himay ko lang. Pero pag itong mas deep, ito yung pinapresent na namin. So, mag-ROI tayo. Then, kailangan alam nyo yung mga existing franchises natin. Alam nyo rin yung background nila. Kailan sila kumuha ng hub. Bakit? Kasi ABC ruling na to. Maaari yung kausap mo, kagaya ni Ma'am Nona Yang. Di ba? Si Ma'am Nona Yang, alam natin, negosyante yung matagal. Kumuha ng hub. Di ba? Tama. Kung makasiyo din ang asawa niya, kumbaga, di na niya sana kailangan to eh, pero anong kulang sa kanya? Kung kasi, huwag na umalis yung husband niya. So, dapat, pinpointed mo rin kung sino yung hapon. Na we have Haro, we have Bohol, we have Palawan, we have General Santos. May Palawan. At ang Jensen po natin, alam mo kung sino may ari? Dealer. Ng pulo. Sino may ari ng Jensen. So, talagang kung may pera ka na rin lang, bilang isang dealer, mag-hub ka na. Push mo na yan, di ba? Now, yung ating promo package, papakita po natin ito. 599 promo package. So, franchise fee 250, system fee 150. Renewable siya 5 years. Renewable siya ng 5 years. Then, may VAT, security deposit. Ito po yung fund nila to. Ano ba ito? Security deposit nila, pwede nilang i-refund. Okay, tapos may libre na siyang 5 global direct hits, 20 Visa card and transiting. Ito po yung inclusions, may signage, logos, and token cartooning, and ito po yung mga services offered. Ngayon, sabi ni, napagbiting nga rin namin, yun tungkol sa courier, sa courier. Pero tayo yung sarili natin courier. Pero if you want to have it on your system, mag-aragdag ka ng 100,000. For the paraphernalia, 50,000. For the system, 50,000. So, 1 year supply na po yun sa 100,000. Meron din tayong bingo milyonaryo. Ire-request mo lang para mapasok sa system mo. Okay. So, yun. So, closing na po.